Magandang hapon, narito ang nilalaman ng latest severe weather bulletin natin hinggil nga sa update natin sa tropical storm na si Ouring. So, ang sentro ng bagyong si Ouring ay offshore pa rin. Ibig sabihin, malayo pa rin sa kalupaan na ating bansa. Subalit, gaya ng continuous monitoring natin, yung makapal na ulap na dulot nito and possibly yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin ay nararanasan na ng mga kababayan natin sa ilang bahagi ng Kabisayan at Mindanao. Ang bagyong si Ouring kaninang hapon ay tinatayang nasa layang 285 kilometers ng layo east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay aabot na hanggang 80 kilometers per hour. So napanatili nito yung tropical storm intensity simula kaninang umaga. At ito inaasahang kikilos naman sa direksyong northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil sa ina-anticipate natin na pagkilos nito, nadagdagan po yung ilang lugar na may warning signal number 2. At dagdag pa dyan, patuloy pa rin umiral yung Amihan or Northeast Monsoon dito nga sa Luzon. So yung combined effect ng Amihan at ng bagyong si Ouring ang magdadala ng unfavorable weather condition sa nakararaming bahagi ng Visayas, Mindanao at maging sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito nga sa central and southern portion ng Eastern Samar, sa central and southern portion ng Samar, sa eastern portion ng Leyte, eastern portion ng southern Leyte, at maging dito sa may bandang Dinagat Island at Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Island. So itong mga areas na may kulay dilaw, ito po ay currently under Warning Signal number 2. Posibleng makaranas ng masungit na panahon, maalon hanggang sa napakalong mga karagatan sa paligid nito. Pag sinabi nating masungit ang panahon, asahan natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo-lalo sa areas na malapit po sa mga paanan ng bundok. Yung malalakas na hangin, posibleng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, makaputol ng mga linya ng komunikasyon at makasira ng mga bahay na gawa sa mga luma or light materials. Samantala, yung mga lalawigan na kulay blue naman sa ating mapa, iyan po yung mga areas na may warning signal number 1. Sorsogon, Masbate, kasama po ang Tikaw at Burias Island, Albay, Catanduanes, yung eastern portion ng Camarines Sur at dito sa may bandang eastern portion ng Romblon. Northern Samar, sa natitirang bahagi po ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, sa Biliran, sa natitirang bahagi ng Leyte at ng Southern Leyte, sa Cebu at sa Bohol. Bandang Western Visayas naman sa Siquijor, Negros Oriental, Northern at saka Central portion ng Negros Occidental, dito sa Northern and Central portion ng Iloilo, Capiz, Guimaras at sa Eastern portion ng Aklan. Warning signal number 1 naman sa Mindanao, nakataas sa mga lalawigan ng Surigao del Norte or Surigao del Sur rather, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, sa Camiguin, sa Misamis Oriental at sa Bukidnon. So, lahat po ng areas na may warning signal number 1, asahan naman ng mga kababayan natin na posible po silang makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin at maalong karagatan. So, dahil po sa paparating na bagyong si Ouring, dito nga sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay inaasahan na po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Samantala, yung Amihan naman ay magdudulot din ng maalon hanggang sa napakaalon mga karagatan dito nga sa eastern at saka southern seaboards ng Luzon at maging dito sa western seaboard ng Visayas. So ito pong mga areas nito hanggat maaari huwag muna pumalaw dito yung mga kababayan nating mangisdat, yung mga may maliit na sakayang pandagat, lalong-lalo na po dito sa eastern seaboard ng ating bansa. Sapagkat yung kalakasan ng Amihan at yung paparating na bagyo dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantala, dito naman sa northern at saka western seaboard ng ating bansa, generally inaasahan na magiging katamtama naman hanggang sa maalon ang mga karagatan. Sa ating latest forecast track ngayong alas 5 nga ng hapon, no? Alas 2 ng hapon, ito yung tinatayang lokasyon ng sentro ng bagyong si Ouring. At bukas ay inaasahan natin na nasa may bandang katimugang bahagi na ng Masbate. So mapapansin natin, no? Simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon ay posibleng tumawid dito ng ilang bahagi ng Eastern at Central Visayas. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa Martes ng hapon from Central Visayas ay tatawirin ito yung ilang bahagi ng Southern Luzon area. Yung ating area of probability nagpapakita na aside from the forecast center track
na nakikita natin, posibleng kumilos ng bahagya pa Hilaga o bahagya pa Timog ng center track ang bagyong si Auring. Kaya hindi lamang po yung lugar ng southern na portion ng Eastern Samar, itong Leyte at saka itong northeastern portion ng Mindanao ang dapat maghanda sa landfall. Kundi lahat po ng binanggit nating areas na may warning signal nasa direct path ka man ng bagyo, ng sentro ng bagyo, or within the periphery of the storm, ay kailangan pong paghandaan yung mga ina-anticipate natin na malalakas na pag-ulan at yung mga malalakas na hangin. So, inaasahan nga natin, ngayong araw hanggang bukas ng umaga, yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa nakararaming bahagi ng Eastern and Central Visayas, ganun sa nakararaming bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, samantala light to moderate naman sa ilang bahagi ng Davao Region, ilang bahagi ng Kabikulan, at maging dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. Bukas naman hanggang sa darating na Martes, asahan naman yung katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan ay gradually mag-shift towards the Bicol Region, Southern Luzon area, mostly Marinduque, ilang bahagi rin ng Eastern Visayas, particular na sa Northern Samar, Eastern Samar, at sa Samar. Dala po yan ang inaasahan na pagkilos nga pan-northwestward nung bagyong si Auring for the next 24 to 48 hours. Samantala, light to moderate naman at times heavy rain sa natitirang bahagi ng Kabisayan, Bicol Region, Mimaropa, lalawigan ng Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan. So basically, for the next 24 to 48 hours, simula po ngayon hanggang bukas, hanggang sa darating na Martes, yung mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan, ay mag-shift simula po dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao towards the Central and Western Visayas and portions of the Southern Luzon area. In terms of lakas ng hangin, gaya nga ng binanggit natin kanina, areas na may warning signals number 2 and 1, aside sa malakas na pag-ulan, asahan yung katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan, asahan din yung mga malalakas na hangin, pagbugso ng hangin na pwedeng makapagpatumba nga ng mga poste ng ilaw, halaman, at makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales. So, dalawang bagay po yung dapat paghandaan natin, no? Pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pag-uho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na yung mga ilang araw nang nakakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Yung malalakas na hangin, gaya nga ng binanggit natin, yung mga negative impact sa mga istruktura. Lagay naman ng mga pag-alo ng mga karagatan, binanggit natin kanina, no? Ulitin po natin, yung mga areas na may warning signal, makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Dagdag naman dyan yung epekto ng amihan dito nga sa eastern and southern seaboards ng Luzon at maging sa western seaboard ng Visayas, yung mga areas na malayo pa sa bagyo ay makakaranas din ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Bod pa dyan yung sa unfavorable weather condition. So hanggat maaari magpapala doon yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. In terms of intensity at landfall, si Auring po ay nasa na kikilos generally west-northwestward, pinakita na nga natin kanina, within the next 24 to 48 hours. At yung nakita natin kanina sa forecast track at sa area of probability, binanggit ko nga, posibleng yung pinakang sentro ay mag-landfall or mahagip yung ilang bahagi po ng northeastern Mindanao, particular na dito sa may bandang Dinagat Island, Eastern Samar, particular na sa southern portion nito, Homonhon Island, at sa Leyte area tomorrow morning. So generally, iyan po yung mga areas na inaasa natin na magiging malapit or direktang tatamaan, unang tatamaan ng bagyo habang papalapit ito sa kalupaan na ating bansa. At sa sumunod, beyond the period, ay posibleng pinakikita nga natin, tatawirin na nga yung ilang bahagi ng Central Visayas and some parts of the Southern Luzon area. Bagamat, ang bagyong si Auring ay inaasa natin na posibleng maging isang tropical depression bago mag-landfall. Pero hindi rin natin nirurule out yung possibility na ma-maintain lamang nito yung strength at saka po humina pagkatapos mag-landfall. Kaya patuloy po tayo magbibigay ng 3-hourly update sa papalapit na bagyong si Auring at habang tumatawid dito sa kalupaan ng ating bansa.